dahilan ni Bob Arum kung bakit hindi natuloy ang Naoya Inoue versus General Casimero ay dahil lugi daw ang paglabanin ng mga malalaking fighter katulad din na Inoue at Casimero na mga champion. Siyempre kapag champion, mas kakailanganin ng malaking mga sahod. Eh hindi to kakayanin dahil sa walang live audience. Nung una, sinabihan ni Bob Arum na kailangan pumayag na makaltasan ng sahod sina Naoya Inoue at General Casimero para matuloy ang kanilang labanan. Hindi agad pumayag itong kampo ni Casimero at ang gusto ay papuntahin muna si Inoue sa Amerika bago nila pag-usapan yung tungkol sa bawas ng sahod. Pero hanggang ngayon nga, eh hindi pa rin pumupunta sa Amerika si Naoya Inoue. At pagkatapos ay bigla na nga lang nagkaroon na pala ng ibang kalaban. Ito nga si Jason Moloney. Kung bakit sinabi kong tama ang pag-akusa ni Casimero na pinoprotektahan ni Bob Arum ang bagong alaga niya na si Naoya Inoue ay dahil nakayanan naman niyang paglabanin ng dalawang malalaking boksingero ngayong panahon ng pandemic na sina Vasily Lomachenko at Teofimo Lopez. Naglabas sila ng $4.7 million, wala ring live audience syempre, at hindi pa pay-per-view, at ipapalabas lang ng libre sa regular ESPN. Sabihin na natin na mas kilala sina Teofimo Lopez at Vasily Lomachenko kaysa kina Inoue at Casimero, pero malamang hindi naman ganong kalaki ang gastos ng Inoue at Casimero kaysa kina Lomachenko at Lopez. Tingin ko na pagtanto ni Bob Arum na hindi pa kaya ni Naoya Inoue si General Casimero dahil sa hindi pa masyado naghilom ang pinsala na natamo ni Inoue kay Donaire. Kaya pagagalingin muna ito ng husto at ilalaban muna sa tune-up fight si Naoya Inoue kay Jason Moloney. Pero ganun pa man, okay lang yun. Basta may laban sila, kahit hindi muna silang maglaban. Kahit sinong kalaban muna nila, masarap pa rin panoorin. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat.